ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi pa din kampante si Annalyn kay Doc Carlos. Iba talaga ang pakiramdam ni Annalyn sa mga ginagawa nito. Alamin natin ang mga kaganapan. Welcome back sa aking channel, Abot Kamay na Pangarap. Sa bar, nagpunta si Doc Carlos para mag-inom mag-isa. Nag-iisip siya kung ano ba dapat ang gawin niya. Iniisip niya kung paano siya paniniwalaan ni Lynette para matuloy ang kasal nila. Maya-maya bigla dumating si Doc Lindon. Nagulat si Doc Carlos. Inaya ni Doc Carlos si Doc Lindon kung gusto ba neto uminom. Sabi ni Lindon ay may dinaanan lamang siya at aalis na din. Sabi ni Doc Carlos, kunwari ka pa Doc Lindon, alam ko naman na galit ka din sa akin. At alam kong kampi ka kay Annalyn. Sabi ni Lindon, hindi sa ganun Doc. Alam mo may naikwento nga sa akin si Annalyn tungkol sa pagpe-personal mo daw sa kanya. Sana Doc wag mo namang ganunin si Annalyn kasi wala naman siya ginagawa sa iyo masama. Tsaka malapit na kayo ikasal ni Ma'am Lynette, magiging anak mo na si Annalyn. Sabi ni Doc Carlos, hindi na matutuloy ang kasal kaya mag-celebrate na si Annalyn dahil hindi na kami magpapakasal ni Lynette. Nagulat si Doc Lindon. Sabi ni Lindon, Doc, hindi yun ang gusto ni Annalyn. Alam mo, Doc, kung ano-ano na ang mga sinasabi mo. Iahatid na kita, Doc. Kaya inaya niya na si Doc Carlos umuwi dahil madami na daw itong nainom. Ngunit ayaw magpaawat ni Doc Carlos sa alak at sinigawan niya si Doc Lindon na huwag ka nang makialam muna, Doc Lindon. Umalis ka na. Iwan mo na ako dito. Hindi ako lasing at maya-maya umalis na si Doc Lindon. Samantala, sa East Ridge Hospital, hinahanap ni Harry ang daddy niya at tinanong niya sila Lynette at Annalyn kung nakita ba nila si Doc Carlos. Sabi ni Lynette, kanina niya pa din hinahanap dahil ayaw sumagot sa tawag niya. At maya-maya dumating si Doc Lindon. Tinanong ni Annalyn si Lindon kung nakita ba neto si Doc Carlos at sinabi naman ni Lindon kung nasaan ito. Sinabihan din ni Lindon si Harry na tawagan para sabihin kay Carlos na susunduin na lamang siya. At tinawagan ni Harry si Carlos. Sinabi niya na huwag aalis sa bar dahil papunta na sila kasama niya si Tita Lynette niya. Natahimik si Carlos at tumayo siya. Ngunit pagtayo niya, binangga niya ang isang lalaki. Nagalit sa kanya dahil bakit daw binangga siya ni Carlos at hindi man lang daw humingi ng pasensya sa kanya. At maya-maya dumating na sila Harry, Lynette, Lindon at Annalyn. Nakita nila si Doc Carlos na nakaupo sa hagdan. May dugo ito sa bibig niya at nakahawak siya sa bewang niya. Nagulat si Lynette sa nakita niya. Kaya bigla niya nilapitan si Carlos at sinabihan ito na kailangan ka madala agad sa East Ridge para magamot ang mga sugat mo at sino ang may gawa niyan sa'yo. Bigla nag-alala si Lynette. Sabi ni Carlos, wala lang ito Lynette, na pagtripan lang ako ng tatlong lalaki. At bigla umiyak si Carlos. Humingi siya ng tawad kay Lynette at sana daw matuloy ang kasal nila. Sabi ni Lynette, sa susunod na natin pag-usapan to Carlos, ang importante madala ka na sa East Ridge. Ngunit nagmamatiga si Carlos, umiiyak pa rin siya dahil sobrang nahihirapan na daw siya sa lahat at nagmamakaawa siya kay Lynette na ituloy nila ang kasal nila. At sinasabi ni Doc Carlos na wala daw siya alam sa nangyari at sana daw maniwala sa kanya si Lynette. Sabi ni Lynette, oo, naniniwala ako sa'yo at mahal na mahal kita Carlos, huwag ka mag-alala, pinapatawad na kita. At sorry din kung pinagdududahan kita, itutuloy natin ang kasal natin, huwag ka mag-alala. Umiiyak si Lynette at nagyakapan silang dalawa. Bigla nagtaka si Annalyn dahil iniisip niya na bakit humihingi ng tawad si Doc Carlos sa nanay niya. Ano ang mga nagawang kasalanan niya? At napatingin siya kay Doc Lindon. Tumingin din si Lindon kay Annalyn. Ang hindi nila alam, kasama ito sa mga plano ni Doc Carlos. Binayaran niya ang mga lalaki para bugbugin siya, para maawa sa kanya si Lynette at para matuloy ang kasal nila. Maya-maya bago sila umalis, bigla nagsabi si Doc Carlos kay Annalyn na sana daw maniwala ito sa kanya dahil wala siya kinalaman sa nangyari sa tatay niya. Tahimik lang si Annalyn dahil hindi pa din ito kampante kay Doc Carlos dahil nararamdaman niya na may kakaiba talagang tinatago si Doc Carlos at umalis na sila. Kinabukasan, nagpunta ng restaurant si Lynette at Josa para sa food tasting sa kasal nila ni Carlos. Ngunit ang hindi nila alam, nasa loob ng restaurant si Moira at ang kaibigan nitong si Nerissa. Nagulat sila kung bakit daw andun si Lynette. Kaya sinundan ni Moira si Lynette sa kabilang lamesa. Narinig ni Moira na may food tasting si Lynette, kaya bigla siya bumalik sa lamesa nila ni Nerissa. Nakangiti siya kay Nerissa habang nagsasabi na gusto niya paglaruan si Lynette dahil bored na siya. Sabi ni Nerissa, ayoko ng gulo Moira. Sabi ni Moira, huwag ka mag-alala, hindi ka madadamay dito. Paglalaruan ko lang si Lynette.
At maya-maya naisip ni Moira pumunta ng kusina. Nakiusap siya sa isang tauhan na ilagay ang hilaw na pusit dun sa dadalhin sa food tasting at binayaran niya ito. Samantala, habang kumakain si Lynette at Josa, sarap na sarap sila sa pagkain at bigla sila may naamoy na kakaiba. Sabi ni Lynette, bakit daw may malansang amoy? Sabi ni Josa, baka ito yung malansa. At binuksan ni Josa. Nagulat sila nang makita ang hilaw na pusit. Sabi ni Lynette, ano yan? Bakit may hilaw na pusit dito? At maya-maya bigla lumapit si Moira sa kanila. Nagsalita ito na galing sa kanya, regalo daw niya sa kasal ni Lynette. At sana daw magkaroon ng duguang kamatayan na kasal si Lynette. Naiinis na si Lynette, nilapitan niya si Moira. Sinabihan niya ito na tumigil ka na sa panggugulo sa akin dahil ikaw ang masamang elemento dito kaya dapat ikaw ang mag-evaporate. Sabi ni Moira, kainin mo yung maayos yung binigay ko sa'yo. Nainis na si Josa kaya bigla niya kinuha ang pusit at hinagis kay Moira. Sabi ni Josa, ganun ba ha? Eto ang sayo. Kung gusto mo, kainin mo. Eto, kainin mo. Nagulat si Moira nung hinagis sa kanya ang pusit. Nagulat din si Lynette sa ginawa ni Josa, kaya napatingin siya kay Josa. Ngunit bigla hinablot ni Moira ang buhok ni Lynette at napaaray si Lynette. Maya-maya bigla dumating si Doc Carlos. Nagulat siya nang makita niya si Lynette at Moira na nagkakagulo sa loob ng restaurant. Kaya bigla niya kinuha ang braso ni Moira. Palayo kay Lynette. Sabi ni Carlos, tumigil ka na Moira. Nagulat si Moira. Sinabihan niya si Carlos na bakit ka nagtsatsaga sa mumurahing sardinas na malapit na mag-expired, Carlos. At lalong-lalo na sa babaeng kabit. Nakatingin si Moira kay Lynette. Nagalit si Carlos kay Moira kaya bigla niya hinawakan ang bibig ni Moira para tumigil na sa kakasalita nito kay Lynette. Nasasaktan si Moira sa ginagawa ni Carlos. Nagulat si Lynette sa nakita niya sa ginawa ni Carlos kay Moira dahil hindi daw niya akalain na ganun ang gagawin ni Carlos kay Moira. Hindi daw niya akalain na sasaktan neto si Moira. Sabi ni Carlos, kapag hindi ka pa tumigil Moira, mas lalo ka masasaktan sa akin. Kaya tumigil ka na at umalis ka na dito. Natahimik si Moira, pagalit siya na umalis. Samantala sa East Ridge Hospital, nakatanggap si Annalyn ng regalo. Inabot ni Aling Susan ang isang kahon kay Annalyn. Sobrang saya ni Annalyn dahil nakatanggap siya ng regalo. Sabi ni Aling Susan, galing yan kay Doc Carlos. Bigla nag-iba ang mood ni Annalyn at nilagay niya ang kahon sa lamesa. Sabi ni Aling Susan, apo bakit bigla ata nagbago ang mood mo nung narinig mo na nanggaling yan kay Doc Carlos? Ano ba nangyayari? Bakit ang nega-nega mo na sa kanya? Akala ko ba gusto mo siya para sa nanay mo? Dahil ba to sa nangyari nakaraan? Tahimik lang si Annalyn. Sabi ni Chang Susan, bakit hindi mo subukan buksan ang mga mata mo para makita mo yung mga kabutihan ni Doc Carlos? Buksan mo yung puso mo, apo. Kasi malapit mo na siya maging tatay. Kasi ikakasal na sila ng nanay mo. Tahimik lang na nakikinig si Annalyn. Hindi niya masabi kay Chang Susan na hindi pa din siya kampante kay Doc Carlos. Dahil kakaiba talaga ang pakiramdam niya kay Carlos. Kahit sabihin niya ang nararamdaman niya ay wala maniniwala sa kanya. Kaya mas mabuti pa na itago niya na lang ito sa sarili niya. Samantala sa ER may isa silang pasyente. Tinatanong ni Nurse Ning kung sino ang pwede makontak na kamag-anak neto para malaman na nasa ER ito at kung sino daw ang ama ng dinadala neto. Sabi ng babae, wag na daw sabihin na nasa ospital siya dahil ayaw niya ipaalam sa lalaki na buntis siya. Nagulat sila ni Nurse Ning, Doc Lindon at Annalyn sa narinig. Madami-dami pa tayo aabangan kaya huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel.